Hi guys, ituturo ko ngayon kung paano ayusin itong mosquito racket killer. Luma na itong lumang model ng mosquito racket killer. Naka-stock lang dun sa bodega. Kaya subukan natin kasi parang sira na ito eh. Kaya in-stock na sa bodega. Subukan natin buksan. Sa tingin ko kasi yung mosquito killer, pinapataas na yung voltahe para masunog yung iyong lamok. Meron siyang circuit na nagpapataas ng voltahe na ang sukat niyan ay AC. So yan, natanggalan natin. So ito na yung circuit niya sa loob. Ayan kanyang lagay ng battery, tapos ayan ang kanyang circuit board. May transistor, may transformer, at saka may capacitor. Yung transistor, nagsisilbi yung switcher kasi pagpasok sa kanya ng voltahe, pasok naman dun sa may transformer. Yung transformer, yun ang nagpapataas ng voltahe. Kinoconvert niya sa AC yung voltahe. Tapos, ang capacitor ang nag-i-stack ng mataas ng voltahe. Ngayon, yung battery na yan ang nagbibigay ng voltahe na 3 volts. Iko-convert yan sa mataas na voltahe ng mga 1K kilovolts o 1,000 kilovolts mahigit. Mamaya, susukatin natin para malaman natin kung ilan ba talaga yung voltahe na nilalabas niya. Ayan, balik na rin natin para masukat natin yung voltahe. Lagyan muna natin ng battery para matest natin kung gumagana tong kung gumagana pa yung circuit board. Nag-on siya. Guys, ibig sabihin baka gumagana siya, pero para makasigurado tayo, susukatin natin yung battery, yung voltage output kung mataas. Kasi kaya lang naman talaga yung pailawin kahit mababang voltahe. Pero ang tanong, kung mataas ba yung output niya kung nasa 1,000 mahigit ang voltahe inap para makasunog ng lamok. Ilalagay natin yung iseset natin yung tester sa AC kasi, pero ang hangganan lang niya, ang hangganan lang ng tester ko eh kasi mga 1,000 volts lang ang kaya nito. Ngayon, yan na, i-on na natin siya para matest kung ilan ng voltahe. Eh. 1,000 volts, mahigit. Lagpas eh. Hindi natin masukat ang eksakto kasi 1,000 lang yung tester ko. Kaya ibig sabihin, okay siya. Malamang nandito sa mga screen yung sira. Buksan natin to sa zapper. Yan. Kaya pala guys, naipit yung mga wire kaya putot na putol. Ayan o. Kaya ayaw na gumana. Ito na lang ang ipipix natin. Putulin na natin ang diretso tapos i-reconnect na lang natin mamaya. Yan ang yan. Pinutol natin. Dalawa yung kanyang ground. Tapos yung isa, yun ang talagang may voltage. Yung kulay dilaw. Yung kulay pula, yan yung dalawang ground. Magkabilaan. Kumbaga yung screen, yung tawag nila zapper. Yung screen yan. Dalawang screen sa magkabila, yun ang ground. Tapos yung nasa gitna, yun yung main na may voltage. Ito katulad yan, ground din yan. Ngayon, kailangan mo natin itong linisin kasi ang dami na itong dumi para gumana yung kuryente. Pag na-accident yung nahawakan yung
yan na habang nakaon, nagdudulot lang naman siya ng pagkasyak. Pero hindi naman kayo mamamatay kasi mataas lang ang kanyang voltage pero mababa yung kanyang current. Kaya lamok lang ang kaya niyang sunugin. Yan guys, patuyin muna natin. Mga bukas na lang natin na i-assemble uli. One eternity later. So ngayon okay na. I-reconnect na natin. Babalatan lang natin kada isa para ma-connect natin sila ng kanya-kanya. Yan yung dilaw, yan ang kanyang main. Yan ang may voltage. So guys, kung titignan nyo, madali lang ayusin yung circuit board kasi tatlo lang yung main materials. Yung transistor, yung transformer, at saka yung capacitor. Di ibig sabihin, pag may nasira dyan sa circuit board, isa lang sa tatlong yan ang papalitan. Diba? Napakadali. Ngayon, idudugtong na natin tong wire na naputol. Yan yung red. Ground dyan, sa ground. Dalawa yan, yan. Ngayon naman, tong isa. Ito namang isang ground din. I-connect natin. At last, itong main. Ito yung may voltage. Kumbaga positive. Okay na guys. Ngayon, ibalik na natin sa dati. Ingatan na lang natin na wag uli maipit yung mga wire. So guys, okay na. Naibalik na natin sa dati. Panahon na para i-test natin. Pag nagdikit lang yung ground at saka yung nasa gitna, saka lamang siya puputok. Ayan. Thanks for watching. See you on my next video.